Hello mga kapapa star, welcome back to my channel. So for today's video nga po is pag-uusapan natin ang about sa Laika app. Again, Laika na naman. Anong bago kay Laika? Ano na nga bang balita kay Laika? Ano na ang nangyari kay Laika? Yan ang maraming katanungan sa atin ngayon mga kapapa star na ating sasagutin. Yung update po ngayon. So, ano nga po bang balita kay Laika? Marami pong nagtatanong sa akin sa last upload videos ko kung babalik pa ba si Laika, ano na nga bang nangyari kay Laika. Pasensya na po sa mga hindi ko nare-replyan minsan kasi busy po ako sa aking anak na kinder. Sa mga may kinder po dyan, hello po, good luck po sa ating mga mamis. Ang hirap po magpalaki ng anak, lalo na po sa akin, sunod-sunod po sila, tatlo po sila. Ang hirap po at syempre yung bunso ko po baby pa, kaya yun, medyo nahihirapan ako. Pero of course, sa mga mamis dyan, kahit na ganun man ang nangyayari sa atin, kahit nahihirapan tayo sa pagkikare sa ating mga anak, she's, hindi pa rin naman po natin pinapabayaan ang ating mga beauties, o diba? Mahirap na kapag ipagpalit tayo ni hubby. So yun na nga po, balik tayo sa usapang Laika. Kayo kasi, nawala na tuloy ako. Yun na nga po, balik tayo sa usapang Laika. Sabihin na natin na si Laika, napakalaki ang naitulong sa atin noon. Siyempre, marami tayong mga gems na talaga namang pinakinabangan natin. Lalo na sa pag-GGcash, sa mga store na tumatanggap ng gems. Napakalaki ng naitulong ni Laika. At akalain natin na inyos pa yan sa GMA, sa balita na million-million nga ang naipalit ng gems na ito na sa peso. Meron din yan yung na-scam, meron yung umaman. Pero ang pinakakawawa rito yung mga na-scam. Patulad ko, na-scam din ako. Pero buti na lang, 50 pesos lang sa mga magnanakaw ng gems. Buti nga, wala ka nang mananakaw. At sa mga hindi pa po nakakaalam mga kapapa-star, ang Laika app ay Hong Kong-based social media e-commerce platform na nailaunch doon sa Southeast Asia taong 2019. Bali, ang maganda nito noong una, talagang, ako, ang dami nitong pinayamang mga tao. As I said nga po, 2019. Sigurado 2020, ang daming umaman dito sa Laika app. Ang daming nagkapera. Ako kasi late na ako eh. Ali, 2021 na ako nagsimula. Pero in fairness, at least, naranasan ko rin na mabiyayaan ni Laika. At dito nga po sa Laika app, isa po itong free application. Free po to, walang bayad. Kung saan, pwede po tayong makakuha ng mga free gems na pinapalit nga po natin sa peso. At yun nga po, nakakakuha po tayo ng mga gems sa pamamagitan lamang ng pagpo-post, yan, paglalike ng maraming diamond, pagbibigay sa kanya ng maraming diamond, yan, at saka parang mayroon dun na may day, naglalagay tayo ng stories natin everyday. At medyo malaki yung bayad dito eh, diba? Malaki yung bayaran nila sa atin. And of course, nababayaran din tayo kahit sa pag-share ng ating mga ina-upload na pictures. Yan. I think isa rin dito yung mga artista na nagagamit din ng Laika app. Nakabili rin sila ng kung ano-ano. Nakita ko si Ivana Alawi, yung mga yan, sumikat din sa Laika app. Marami ang pinayaman si Laika app. Sina, kung maalala nyo, sina China Roses, yung mga yan. Marami sila na talagang pinayaman ni Laika. At sa Laika app nga po, kapag ka mas marami kang activity, mas marami kang mga linalagyan-lagyan ng mga ano, ng mga diamonds, mas marami din yung pasok mo. At dito, gumagawa nga po tayo ng napakaraming ninja account.
aminin nyo yan. Kasi isa ako dyan. At talagang nagkakapera tayo sa paggamit ng Laika app sa paggawa ng mga ninja accounts. Nako, nakakamiss din, no? At ang kagandahan nga po dito, yung gems natin ay naiko-convert natin sa cash. Yung iba nung ano eh, yung nung year 2019 nung nilaunch nga po itong ano, tong Laika. Nung bago pa, ayun, nakakagamit sila ng mga ATM para doon nila i-withdraw yung gems nila, yung na-convert nila na peso, na pera. Wini-withdraw po nila sa ATM nila. Tapos, sumunod, pwede nang i-withdraw sa GCash. Ayan na, napakaganda po talaga. Tapos, sumunod, pwede mo nang ipambayad sa mga store na tumatanggap ng gems. And then, maraming paraan ang pinagamitan sa gems kay Laika. Yung mga napakagandang balikan ang mga nagawa ni Laika sa ating buhay. Pero, bakit ka po ba? Ano nang nangyari kay Laika? Bakit bumagsak ang pangalan nito? Nakakapanghinayang lang talaga, mga kapapa-star. Marami ang umaasa, marami ang nakakamiss. Kung pwede lang ipagsigawan na, Laika, bumalik ka na! At ang napakalaking tanong, paano na kaya yung mga gems na naiwan natin? Naong, sayang. Paano nga kaya? Ano na kaya? Kasi, ang umpisa ng pagbagsak ng Laika, 'di ba nga po, nag-apply sila dito sa Pilipinas para maging legal ang kanilang pamamaraan. Nagpasa sila ng mga formula, mga requirements nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umpisa pa lang. Pero since pagpapanoorin natin yung mga videos ni Laika, yung mga sinauna pa, ang umpisa pala talaga ng kanilang pagbagsak is noong 2020 dito nga sa Pilipinas ito kasi nangyari, kaya yun. Year 2020 umabot daw sa 5 milyon yung halaga ng gems na scam. I mean, kung marami man ang yumaman sa Laika app, million. Yes, nabanggit ko na kanina, si Ivana Alawi, nakabili siya ng sasakyan, gamit ang Laika app. Maraming yumaman, million. Pero, million din ang na-scam kay Laika app. At yun nga po, isa rin ako sa nakapanood eh, yung news na yon. At nung pagpasok ng year 2021, sinubukan ko rin tong app na ito. At syempre, nandito rin yung positive, negative ba. Syempre, marami na siguro yung nagtatanong kung how to make money online, yung mga yan. Syempre, isipin nyo naman kung negative ba, positive ba, kung maganda ba, pangit ba, good or bad, di ba? At gaya nga po nung nasabi ko na isa rin po ako sa na-scam at isa rin po ako sa nakinabang sa Laika. Pero nung 2020, marami ng internet expert ang talagang nagsasabi na hindi maganda ang app na ito or hindi sila pabor sa app na ito. At isa rito yung grupong Computers Professional Union na hindi sila pabor sa Laika app. Binigyan nila ng babala ang publiko sa maaaring panganib na idulot ng Laika. Kumbaga, umpisa pa lang na warningan na tayo, pero tayo parang makati. Kasi nasubukan na natin, parang gusto natin kamutin kasi makate yung ganun. Siyempre, sige tayo, so for example lang to, mga kapapasta, kapag kinamot mo at masarap yung pagkamot mo, di ba, parang hindi mo na mapipigilan, ganun. For example, sana po yung maintindihan nyo kung anong ibig kong sabihin.
At ang masama, na-warningan na tayo at marami nang nakaalam na ang Laika app, ang mga babalangan niya is at dito nalaman na nga po natin noon. Ewan ko lang sa mga hindi pa updated hanggang sa ngayon, ha, na kahit noon pa nung winarningan na nila tayo na ang Laika app ay maaari yung mga information natin, hindi sila safe. Na kumbaga, maaari nila itong gamitin sa malawakang research. Lalo na kunwari, kung sa mga nag-iimbestiga, sa mga NBI, sa mga anuman, pwede nilang ma-open. Hindi ito private, hindi ka naka-private. Kumbaga, sa mga naka-iPhone din eh, sa mga naka-iPhone, hindi sila safe. Sa video natin, nakikita nila yung mukha mo dyan na gumagamit ng Laika. At sinasabi nga na ang mga personal mong information ay maaari rin nilang gamitin sa mga personal din nilang interest. At matapos nga po nun, doon na po nagpalabas ng pagsagot si Laika na pinapahalagaan daw nila ang bawat information ng mga pumapasok sa Laika app. Kumbaga, pinahahalagaan din nila yung privacy nating mga users. Nagkaroon man sila or tayo ng glitch sa Laika, inayos naman nila ito agad. Yun na nga po, hanggang sa nagpasa sila ng legal na. Pero yun na nga po, bakit kaya sa kasikatan ng Laika ay biglang nag-down at nasuspende ang Laika? At noong July 23, 2021, pinahinto ng Bangko Sentral ang kalakaran ni Laika. At dito unang tinanggihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang unang application ng Laika sa Pilipinas. At dahil nga po dito sa pagtanggi ng BSP, syempre marami pong kumpanya ang nag-alala, lalo na sa mga nagpapapalit ng gems sa mga stores. Maraming kumpanya ang syempre kinabahan. Nag-alala sila talaga. Dito, nagsimula ang paghinto ng pagpapalit ng gems sa kanila. Maraming kumpanya rin ang nalugi dito sa Laika app. Kung saan dati ang palitan lang ng gems is 1 gems convert to 1 peso. Diba ganun po? Hanggang sa naging 10 gems convert to 1 peso, hanggang sa 500 gems na 100 pesos lang yung palit. Hanggang sa 500 gems na 50 pesos lang ang palit. Diba napakahirap? Sabi nga nila, ginawa nila yon na kumbaga mas malaki yung palit ng gems sa peso, maliit lang yung peso kasi iniipon daw nila yung gems kasi hindi pa nga bumabalik si Laika. At yun, malaki yung kinukuha nilang gems kasi wala naman ng iilan na lang yung stores noon na tumatanggap ng Laika kasi doon na nga nagsimula yung pagkalugi ng mga kumpanya. At sa mga nagtatanong po kung babalik pa ba si Laika, ang tamang sagot po dyan ay depende po kung ipagpapatuloy pa ba ni Laika app ang pagre-register sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay good po sa atin kung ma-approve. Pero kung patuloy po na ibabasura at isususpende ni BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas ang registration form ni Laika app, wala na po tayong magagawa dyan. Kasi gaya nga po nung sinabi ng mga computer experts na hindi po safe. At ang sagot nga po dyan ni Laika is pinapangalagaan naman po nila yung ating information. At sana po matayuan ni Laika at sa madaling panahon ay makabangon din po sila. Para po marami naman po tayong magsaya at muling maranasan ang Laika app.
So, hanggang yan na lamang po mga kapapesta. Maraming maraming salamat po. At sana po ay suportahan nyo po palagi ang aking mga videos. Kahit hindi po ito tungkol sa Laika. Sa pagtatapos po ng aking video, sana po ay siguraduhin yung nakasubscribe kayo sa akin at nakalike po kayo sa akin. Maraming maraming salamat po mga kapapa-star. Hanggang sa muli. Stay safe po tayo. Bye! Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic.